The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and he has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay tinatampok ang awit ni Maria, Magnifica. Ito rin ay tinatawag na awit ng mga dukha, ng mga mahihina, at ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat kadalasan sa kanila'y walang nagmamalasakit. Sa takbo ng lipunan, ang una ay laging una at yung huli ay laging huli. Kaya yung mga nasa laylayan nawawalan ng pag-asa. Ganito na lang ang buhay natin, tanggapin, sapagkat hindi tayo uusad ng pataas. Hanggang dito na lang tayo, hanggang tayo'y mamatay. Hindi ganyan ang pangakong pag-asa na binitawan ng Diyos para sa kanyang mga inaampo na mga anak na tulad natin. Pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan ang Diyos naging tao upang baguhin ang takbo ng ating buhay. Katulad ng pagbabago ng takbo ng buhay ni Maria, isang pangkaraniwan at hindi kilalang babae, subalit itinaas ng ating Panginoon upang maging ina ng Diyos at naging ina ng sangkatauhan. Kaya nga dito sa awit ni Maria, sinasabi ni Maria, "Yung naganap sa akin ay magaganap din sa inyo." Mga taong parang wala ng pag-asa, mga dukha, mga kapuspalad, mga nasa laylayan ng lipunan, mga mahihina. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat at babaguhin niya ang takbo ng kasaysayan. Paano? Kaya nga ang patakaran ng kaharian na itatagtag ng Diyos ay iba sa patakaran ng kaharian na tinatatag ng tao. Ang mga tao kapag ka nagtatag ng kaharian, yung una magpakailan pa man. At yung huli ay huli magpakailan pa man. O, alam nyo yan. Nararanasan ngayon natin yan sa paghahari ng tao. Yung mga makapangyarihan noon, pareho pa din ngayon. Pareho, magkakamuka, magkakadugo, magkakalahi. Hindi na nagbago. Halos pare-pareho apelido.
nandiyan pa rin, nakaupo sa kanilang mga trono. Sapagkat sa paghahari ng tao, ang una ay una at mahirap tanggalin. Yung mayayaman noon, hanggang ngayon, mayayaman pa rin at makapangyarihan pa rin. Una pa rin sa lipunan. Ang hirap makausad ng mga taong nasa laylayan. Yung mahihina, yung mga dukha. At sa kanila, walang nagmamalasakit. Tingnan ninyo sa listahan ninyo kung sino binibigyan nyo ng regalo. Makikita nyo yung pang kung sino marami yung padinadagdagan natin. Yung mga nasa ibaba, baka wala sa listahan natin. Bakit? Eh ganyan ang takbo ng lipunan. Eh ngayon, ang sabi ng Panginoon, iibahin natin ang takbo. Ang una mahuhuli, ang huli mauuna. Mababasa nyo yan sa tatlong ebanghelyo, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Sinabi ng Panginoon sa aking kaharian, ang una mahuhuli at ang huli ay mauuna. Yuyugyugin niya. Yung ating nakasanayang patakaran ay yuyugyugin niya. Parang yung mga botelya ng iniinom niyong gamot na likido. Bago nyo mainom, kailangan yugyugin nyo muna yung botelya. Shake well before using. Sapagkat yung likido sa ibaba, kailangan pumunta sa itaas. Yung itaas, pupunta sa ibaba. Ayon. Bakit nagkaganon ang patakaran ng ating Panginoon? Sapagkat nga, sa lipunang ito, ang laging nakakaligtaan yung mga nasa ibaba. Kaya tumatagho yung mga nasa ibaba. Kailan matatapos ang aming pagdarahop at paghihirap? Wala kami masulingan. Kaya sila pag naghihirap, wala silang bukang bibig, kundi, oh Diyos ko! Sapagkat mahihina sila. O yung iba, nadaalasan, iba ko kung naaalala pa ang Diyos kapag meron silang issue at problema, ang pagagalawin, yung lakas nila, yung kapangyarihan. O, ayusin mo, aregluhin mo. Sabihin mo doon sa mga alagad ko at mga galamay ko, ayusin nila to, ha? Bakit makapangyarihan sila. O bayaran mo. Ayusin mo. Madali nilang maayos. Meron silang kwarta. Pero yung mga dukha, yung mga mahihina, yung mga nasa laylayan, walang bukang bibigyan kapag ka nagigipit na, kundi Diyos ko. Kaya napapakinggan ng Diyos yan. Hindi sana magkakaganyan, ano, kung yung mga sinusugo ng Diyos sa kanila, eh gagalaw at tutulungan sila. Sino yon? Yung mga binayayaan, ang kapangyarihan, at binigyan ng kayamanan, hindi naman para sa kanila lang yun eh. Dapat yun eh binabahagi, kaya binigay sa kanila ng Diyos yun eh. Hindi para sila eh. Lumipad at iwanan yung mga tao. At hindi nila pagmalasakitan, hindi naman yun ang dahilan. Kaya sila may mga sobra. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sapagkat merong mga walang-wala. Hindi yan binigay sa kanila para kamkamin. Sila dapat ang sugo ng Diyos para doon sa mga taong nasa ibaba. Eh kaso, nanatili sila sa itaas na hindi pinapansin yung mga taong tinutungtungan nila. Kaya hindi na sinunod ang kalooban ng Diyos.
Hindi sila katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo, Panginoong Hesukristo, nakisama doon sa mga nasa ibaba. Nung siya'y nagtatawang-tawa, ang pinili niya yung ibaba, hindi yung itaas. Hindi siya pumasok doon sa palasyo ni Herodes, ano? Hindi siya naging mayaman katulad ni Pilato. Ang pinasok niya at sinamahan yung mga nasa laylayan. Bakit? Eh yun ang itataas eh. Nandoon, pinakikita niya ito ang dapat pagmalasakitan. Nagbibigay siya ng himbawa sa mga itaas. Hoy mga itaas, bumaba kayo dyan at magsitulong kayo doon sa mga nasa ibaba. Sapagkat pag bumaba kayo at sinamahan akong magsitulong doon sa mga nasa ibaba, magiging kayo'y kamukha ko. At pag kayo naging kamukha ko, kayo ay makikibahagi dito sa aking ugali at plano ng kaligtasan. Magiging kamukha rin kayo po. Magiging kamukha ko kayo. At kayo ay kamukha ko. Kasama kayong sa akin na magliligtas dito sa mga naghihikahos. E nakalimutan. Kaya dapat sana bumaba sila, maglingkod sa mga nasa ibaba, e lumaki yung mga ulo. Ang kanilang pinansin lang, nandito na kami, enjoy! At wala ni isa man sa inyong makakakuhang muli ng aming kaligayahan dito sa itaas. Oh, kaya sabi ng Panginoon, pag ako'y dumating na, babalik ta rin ko. O paano ba kayo makakapunta sa langit? Paano ba ako makakapunta sa langit? Sino ang magpapatutuo na kayo'y kamukha ni Kristo? Na kayo'y mabait? Na kayo'y marangal na tao? Sino? Kayo ba eh? Kaya kayo ba ang dahilan kung bakit kayo malapit doon sa mga may kapangyarihan? Ginagawa niyong ninong ng mga anak mo sa binyag, si congressman, si governor, kababayang ko, ang presidente, mga ganon. Bakit niyo ginagawang ganon ang mga pangalan nila ginagamit niyo sa ganyan? Hindi ba sapagkat gusto niyong mabilis ang pag-akyat niyo sa mga pinupuntahan nila para kung saan sila nandoon, nandoon din kayo. Ito mo yun, pagkatok niyo sa Malacanang, sasabihin niyo, hoy, kababayan ko, presidente. Pagpunta niyo sa kongreso, hoy, ninong ko sa kasal, yung congressman, di mabilis. Yung ba dahilan? Palagay nyo, ganyan ang patakaran sa langit pagpasok nyo. Nasasabihin nyo yung mga pangalang yan. Papasukin nyo ako sa langit. Bakit? Kababayan ko, presidente. Ninong ko. Yung congressman namin. Palagay nyo? Dahil doon, papapasukin kayo. Sasabihin ba ng mga taong sinasabihan yung mabait kayo? Na kayo'y dapat, na mukha kayo ni Kristo, na kayo'y dapat papasukin sa paghahari ng Diyos? Siguro sasabihin nila. Nung mga sinabi niyo mga taong politikong yung may kapangyarihan na mabait kayo, bakit? Binoto niyo eh. Sinuportahan niyo eh. O di sasabihin noon, eh mabait yan. Binoto ako niyan eh. Nung ako'y kumandidato, palagay niyo paniniwalaan ng Panginoon agad yun. Sa visa, nung reference ninyo, yung reference ninyo, yung mga taong yan, na makapangyarihan, dudulas ang pagpasok niyo. Ako, paano niyo ako malalamang mabait? Sino tatanungin niyo?
Tatanungin niyo yung ating arsobispo, si Archbishop Socrates Villegas. Papalagay ko naman, sasabihin niya, mabait ako. Bakit ka ano? Eh yan po yung boss ko dito sa Archdiocese. Yung ako lumalapit dyan, mukha akong mabait. Ah, diba? Kayo man, kung kayo may boss na pinagtatrabahuhan ninyo, diba? Pag kayo pumupunta sa kanya, diba? Hindi kayo madapuan ng langaw, eh bait-bait ninyo. Sir! Sir! Ano po ang maipaglilingkod ko, sir? Na kasi nakakataas sa inyo. O kaya ang impression sa inyo nung pinagtatrabahuhan nyo, mabait kayo. Eh, di ganun din ako. Pagpunta ko sa Arsobispo, Your Excellency. Di, pag tinanong nyo ang Arsobispo, kung mabait ako, sasabihin na, mabait yan, magalang yan, masunurin yan. Maniwala kayo. Sino dapat niyong paniwalaan? Na sumasaksi kung talaga akong mabait. Bibigyan ko kayo ng dalawang halimbawa lang, ha? Ano yun? Sino? Yung driver namin sa kumbento. At saka yung aming mga labandera. Yung talaga nakakaalam kong mabait ako. Bakit yung driver? Alam kung saan ako nagpupunta. Kung sino ang aking mga kasama. Pati yung pinag-uusapan namin doon sa kotse. Alam ng aming driver. Ang pasikot-sikot ng buhay ni Father. Kaya pag yung driver namin tinanong niyo at sinabi, "Uy, mabait yan si Father. Wala kayong masasabi dyan. Mabait ako talaga." Sino pa yung labandera? Pati amoy ko kabisado. Pati yung mantsa ng mga damit ko, panglabas at panloob, alam. Tanungin nyo sila, yung mga nakabababa dito sa kumbento, kapag ka sinabing, yung paring yun ay mabait, mabait talaga. Kayo, sino natanungin ko kung mabait kayo? Yung mga sinusuportahan yung kandidato? Sino? Yung mga mayayamang kamadyong ninyo, kachikahan nyo? Yung ba, magbibigay sa inyo ng character certification? Sino? Tatanungin ko mga kasambahay ninyo. Tatanungin ko yung mga nasa ibaba. Tatanungin ko yung mga kaibigan ninyo. Kung may mga kaibigan kayong mga dukha, mahihirap, o puro mga kaibigan nyo ay puro mga high society at alta sociedad, kayo-kayo, magsama-sama kayo. Palagay nyo, doon sa kabila, magsasama-sama din kayo. Sino magsasabing talagang mabait kayo? Sino kapanipaniwala? Yung mga nandoon sa itaas na kinaibigan ninyo para maging maginhawa ang buhay ninyo, o doon sa mga taong tinulungan ninyo doon sa ibaba nang sa ganon, eh pati kayo kasama nila sa kanilang pagpapakasakit at hirap. Kapag kayo nang ginawa nyo, kamukha kayo ni Kristo. At ang Espiritu ng Pasko ay nasa sa inyo. Sapagkat ang Espiritu ng Pasko ay naghahamon sa atin na walang naiiwan. Ang Pasko ay hindi lamang sa bata. Pasko ay para sa matatanda. Pag sinasabi, Pasko para sa bata. Hoy, huwag niyong iwanan yung matatanda.
yung mga may sakit at mahihina. Madali na buhay niyan. Yan ang mauna sa inyo at yan ang magsasabi sa Panginoon kung mabait kayo at inalagaan sila. Sino ang sasaksi ng kabaitan ninyo? Sino iiwanan ninyo yung mahihirap at puro mayayaman lamang ang nandoon? Sa bilin. O mayayaman, nandoon din yung tatlong haring mago. Nandoon. Bakit nandoon? Ah, ang layo pa ng pinanggalingan para makiisa doon sa mga pastol at mga mahihirap. Nang sa ganun, hindi sila maiwanan. Nauna yung mga pastol. O, kaya makiisa tayo. Hindi naman mahirap gawin yun eh. Hindi na kayo maghahanap pa kung nasaan yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kung sino yung mahihina. Kung sino yung mga dagdarahap sa Pasko. Hindi na. Mabubunggo mo na lang yan eh. At lalo na sa ano, may pandemya. Nako, Diyos ko, maaamoy niyo pa. At lalo na ngayon, ang daming biktima ng bagyo. Oho! Mapapanood nyo pa sa TV. Makikita nyo kung saan-saan, hindi na kayo maghahanap. Ang kaligtasan nyo, makikita nyo sa mga taong yan. Na magsasabi sa Panginoon, pagkatok nyo sa langit, sino may kilala dito? Oho, nauna yung mga yun eh. Sasabihin, Lord, kilala namin po yan. Mabait po yan. Yan po ang taong sa aming kagipit ay tumulong sa amin. Hindi po namin kilala. Hindi po namin kapitbahay. Hindi po namin kadugo. Wala pong hiningin kapalit. Pero dahil nakita sa amin kami naghihirap, tinulungan po kami. Parang kayo po, Panginoon. Panginoon, papasukin niyo po siya sapagkat kamukha niyo po ang taong iyan. Sana kayo yan. At sana all.